Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ang bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hangin mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Isang mapagpalang gabi sa mga kapwa ko subscribers dito sa Pinoy Creepy Tales. Palagi po ako nakikinig sa mga stories na inyong ibinabahagi dito sa channel. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalan Princess mula sa probinsya ng Tuburan, Iloilo, Visayas. Ang kwentong ibabahagi ko ay mismong karanasan ng lola ko at ng mga tiyuhin ko sa isang kilalang aswang dito sa aming lugar. Ang lugar namin dati ay magkakalayo ang mga bahay, mapuno, at hindi pa tagang kalsada. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay kung ganun pa din ba dahil hindi ko na naitanong kay Lola Felicia. Usong-uso din sa lugar ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. At kapag aswang na ang usapan, ay merong isang pinaghihinalaan na tagaliblib na lugar sa Tuburan na tawagin na lang natin sa pangalang Aling Trining. Malakas ang haka-haka na isa itong aswang dahil kung saan may buntis ay makikita mo siya sa paligid kahit na ang bahay nito ay malayo sa naturang lugar. Kung merong tao na may sakit, may patay, o kapag natipuhan ka niya. Ang angkan namin ay walang kaalaman sa mga panggagamot o pangontra sa mga masasamang elemento tulad ng mga engkanto, tikbalang o aswang. Pero may mga iba't ibang paraan na alam sila Lola Felicia para malaman kung aswang ang kaharap nila o hindi. Isang hapon ay nagkukwentuhan ng Lola Felicia ko at ang dalawa niya pang anak na lalaki na mga tiyuhin ko na si Tiyo Andrew at Tiyo Billy na mga binatilyo pa noon at may mga likas na kapilyuhan. Pinagkukwentuhan nila ang napapabalitang aswang sa lugar na si Aling Trining. At habang nagkukwentuhan daw sila ay napadaan sa tapat ng bahay ang kilalang aswang sa lugar. At dahil nga sa may kapilyuhan ng dalawa kong mga tiyuhin ay ginawa nila ang isa sa mga sinasabi na paraan upang malaman kung aswang ang isang tao. Nung makalagpas na daw si Aling Trining sa tapat ng aming bahay ay lumabas yung dalawa kong pasaway na mga tiyuhin. At ang nilakadan o tinapakan daw ng sinasabing aswang ay kanilang dinampot sa pamamagitan ng kanilang mga kamay at piniga ito ng sobrang higpit o sobrang diin. Sabi-sabi kasi na isa sa paraan ay tapakan ng mga lupang dinaanan ng mga paan ng isang aswang o damputin ang lupang natapakan nito at pigain sa pamamagitan ng iyon dalawang kamay. At nung ginawa nga iyon ng mga tiyuhin ko ay nagtatawanan pa sila pero bigla daw tumigil sa paglalakad si Aling Trining at lumingon ito sa kanilang dalawa nang ubod ng talim ang mga mata na animo ay galit na galit. Bigla daw natigilan sa tawanan sila Tiyo Andrew at Tiyo Billy at nabitawan ang lupang hawak nila sa kanilang mga kamay. Ilang segundo daw sila natulala at nung makabawi ay mabilis pa sa alas 4 ang pagtakbo nila papasok sa loob ng bahay nila Lola. Tinanong sila ni Lola Felicia kung bakit sila mga humahangos papasok sa loob ng bahay. At nung ikinuwento nila ang kanilang ginawa at ang nangyari ay pinagalitan silang dalawa. Sinabi ni Lola na hindi daw dapat hinahamon ang mga aswang lalo pa at hindi naman kayo ginugulo o ginagambala. Dahil kapag ginalit mo ang mga ito, ay tiyak na gaganti at babalikan ang buong pamilya nyo. Dahil sa sinabing iyon ni Lola Felicia ay nahintakutan si Tiyo Andrew at Tiyo Billy. Hindi naman daw kasi nila akalain na gano'n ang mangyayari. Ilang araw pa ang mga lumipas ay nakalimutan na ng mga tiyuhin ko ang nangyari.
Nautusan sila sa kabilang bayan at nung pauwi na sila bandang mga alas 7 ng gabi, ay habang naglalakad daw sila Tio Andrew at Tio Billy, ay may tila naulinigan silang mga yabag na parang sumusunod sa kanila. Pero kapag lumiligo naman sila sa paligid ay wala silang nakikita at tumitigil o nawawala din yung mga yabag na sumusunod sa kanilang dalawa. Nagpatuloy daw ang mga tiyuhin ko sa paglalakad at nag-uusap nung biglang may sumulpot na napakalaking aso sa kanilang harapan. Ang kulay daw ng napakalaking aso ay sobrang itim. Kapuna-puna din na ang mga mata nitong mapupula at nanlilisik, habang ang mga ngipin nito ay sobrang matutulis at mahahaba. Sa pagsulpot daw ng asong iyon ay sabay daw silang nakaamoy ng napakalansa o napakabahong amoy na tila daw nabubulok na karne o yung hasang ng isda na sobrang nabubulok na dahil sa baho. Pagkasulpot na pagkasulpot daw ng napakalaking itim na aso sa kanilang harapan, ay agad daw nitong dinambaha si Tio Andrew. At dahil sa pagkabigla ay hindi agad ito nakailag, habang si Tio Billy naman ay saglit na natulala. At nung nakita niya nagpapambuno na ang dalawa sa lupa, ay agad niyang tinulungan si Tio Andrew. Pumulot siya ng isang malaking bato at inihataw ito sa aso ng ubod ng lakas. Dahil sa ginawa niyang iyon ay siya naman ang binalingan at dinamba ng malaking aso, hanggang sa silang dalawa na ang nagpapagulong-gulong sa lupa. Tinulungan siya ni Tio Andrew habang sumisigaw ito ng malakas at humihingi ng tulong. Puro sugat at kalmot na ang dalawa dahil sa pakikipagpambuno nung makarinig sila ng mga sigaw na mula sa malayo at mga yabag na tila mga nagtatakbuhan papunta sa kanilang kinaroroonan. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating at tumatakbo ang mga aming kamag-anak, kasama na si Lola Felicia na may mga dalang sulo at itak. Pero bago pa man sila tuluyang mga makalapit sa kanilang kinaroroonan, ay agad daw na nakatakbo ang malaking itim na aso at nawala agad sa isang iglap lamang. Agad na tinulungan at inakay pa uwi ang dalawa kong tiyuhin na hirap sa paglalakad dahil sa mga sugat at kalmot na kanilang mga natamo. Pagka-uwi ay agad na ipinatawag ni Lola Felicia ang isang kakilala na marunong manggamot at nilapatan ng lunas ang aking mga tiyuhin. Lumipas ang mga araw at ang mga sugat nila sa kanilang katawan ay mga nagsihilom na. Ang matandang aswang na si Aling Trining ay pinuntahan nila Lola sa kanyang tinutuluyan, pero palagi nila itong hindi natitiyempuhan. At simula din na mangyari ang insidenteng iyon ay hindi na ito muling dumaan sa aming bahay at hindi na din nila nakita na paggala-gala sa kung saan. Habang sila Tio Andrew at Tio Billy naman ay nabawasan ng mga kapilyuhan dahil sa nangyari sa kanilang dalawa. Hanggang dito na lamang po at salamat sa pagpili at pagbahagi nitong aking kwento. Mabuhay kayo at ang buong Creepy Tales. Maraming salamat, Princess. Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig dito sa Pinoy Creepy Tales Horror Channel. Gusto ko lang po magbahagi ng aking personal na karanasan dito sa aming lugar. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Limuel na mula sa Masbate. Buntis ang mama ko sa bunso naming kapatid taong 2012. Wala naman kami naging problema sa pagbubuntis noon ni mama maliban na lang noong sumapit ang kanyang kabuwanan. Gabi-gabi ay may naririnig kami sa aming bubungan na tila ba nahuhulog na isang malaking bagay. At pagkatapos ito ay mga ilang minuto lang ay may parang naglalakad partikular na sa tapat ng kwarto nila mama. Noong una ay binabaliwala lamang namin iyon, pero habang lumilipas sa mga araw at gabi ay lalong lumalala ang mga iyon. Minsan ay may kakatok sa aming pintuan ng mga alanganing oras, samantalang kumpleto naman kami sa loob ng aming bahay. Meron din na nung nagpa-check up si mama sa center malapit sa amin ay may isang matandang babae daw na sunod ng sunod sa kanya kahit saan siya magpunta.
Ang nakakatakot pa dito ay hindi nagsasalita ang babae at nakatingin lamang na maigi sa tiyan ni mama. Nung lumalala na ang mga nangyayaring pangaaswang ay nagsabay kami ng pinaghalong asin at butil ng mga bigas sa aming bubong dahil mabisa daw iyon na pangontra sa mga aswang. Matapos namin magsaboy ay wala nang lumalagabog at naglalakad sa bubong namin, pero napalitan ito ng mga tila ba nagtatakbuhan sa paligid ng aming bahay tuwing madaling araw. Kasama niyon ay mga madalas na pagpagaspasang tila ba, mga malalaking pakpak na umaaligid-aligid sa amin. Hanggang sa nagpatingin na sa albularyo si mama at doon nga namin nakumpirma na inaaswang kami. At mas pinag-iingat kaming lahat dahil hindi lang daw isa kundi dalawa ang bumibisita sa amin gabi-gabi. At mga hayok na hayok daw ang mga ito sa amoy ng tiyan ni mama. Binigyan siya ng pangontra na nakabalot sa isang tela na itim at sinabi nung albularyo na lagi daw itong dadalhin ni mama kahit saan siya magpunta. Matapos iyon ay unti-unti nang nawawala ang mga pangaaswang kay mama tuwing gabi. Ang pinakahuling insidente ay nung nakakita kami ng isang parang tao na makakapal ang balahibo sa likod ng aming bahay, na kung saan ay may daan sa isang napakalaking bakanting lupa na puro matataas sa mga talahim. Naipanganak naman ni mama ang bunso naming kapatid na malakas at malusog na ngayon ay 7 taon kulang na. Pasensya na kayo kung maikli lang ang aking kwento. Lagi nating tatandaan na palagi tayong mag-iingat sa mga nilalang na gawa ng dilim. Maraming salamat sa pakikinig at pagbibigay ng oras. More power and grace. God bless to everyone. Ho, Limwell. Bago po natin tuluyan tapusin ang video na ito ay isang mabilisang shoutout po muna o babasahin ko muna yung mga comments sa nakaraang video para hindi po tayo matambakan. Shoutout po kay Pikachu, kay Ate Jolly, hello po, kay Miss Anlin Diastron, sabi niya, good day boss, thanks sa bagong kwento. Ayun, welcome po Miss Anlin, salamat sa palaging pagsuporta at pakikinig. Kay Miss Scarlett CY or Scarlett C nang sabi niya, hello, listening from Hong Kong. Thank you po Miss Scarlett. Ingat po kayo palagi dyan sa Hong Kong. Kamusta nga po pala dyan? Wala na bang masyadong rally? God bless you po. Sino pa ba? Kay Chazer Alonso. Siya po yung sender natin sa kwentong mga aswang sa Samar. Sabi niya, wow, wala ako masabi kundi ayos po. Salamat po sa pagbahagi ng kwento ko. Abangan niyo po ang ibang kwentong aswang na ibabahagi ko sa channel nyo. More power and God bless. Ayun. Thank you Miss Chazer Alonso. Aasahan po namin yung mga susunod nyo pang personal na karanasan. God bless po at maraming salamat uli. Kay Boss John Riniel Zacate, sabi niya, hello boss, pang 16th like. More power sa channel mo, sir. Sana po pakilakasan ng konti yung voice mo, idol, next time. More subs to come. Ayun, o nga. Pasensya na, boss, kung minsan mahina yung boses natin. Pero, kapag nakabili tayo ng medyo maganda-gandang equipment, okay na yan. Ngayon, ipon-ipon muna. Sino pa ba? Kay Mary Ann Ordonez, hello po. Ang sabi niya, hindi lahat ng gwapo at magaganda ay nag-aartista. Yung iba ay busy lang sa pakikinig sa PCT channel. God bless po at salamat sa magandang istorya. Ayan, yun nga. Oo nga po, Miss Mary Ann Ordonez. Kaya dito tayo sa Pinoy Creepy Tales. Sasabihin ko? Maraming salamat sa pakikinig lagi at pagsuporta dito sa channel. Sa channel natin. Hindi ko kasi masabi na mukha akong artista eh, pero pasensya na. Sino pa? Shoutout din po kay Miss Sabana Marsan. Sabi niya maraming salamat rin po pala sa shoutout. Good luck and God bless po palagi sa channel niyo. You're welcome po Miss Sabana Marsan. Si Sonia Martija, good evening boss, kawawa naman yung aswang. Talagang sasabit niya pag hindi mataas ang lipan. Binalas. Oo nga po, Miss Sonia. Kailangan talaga, hindi lang dapat tao ang nag-iingat. Pati mga aswang din dapat. kay Francis James Macmillan, sabi niya, salamat sa shoutout.
You're welcome, boss. Patuloy lang tayo sa suporta dito sa PCT. God bless you po. Kay me, shoutout din po kay Miss Leslie Villanueva, kay Josephine Francisco, hello po sa inyo dyan. Kay Leslie Villanueva, sabi niya tutok listener daw. Ayun, thank you Miss Leslie. Kung hindi pa po kayo subscriber, wag po natin makalimutan mag-subscribe, mag-share or like yung mga videos natin. God bless you po. Kay Irish Roxanne Cuenca, sabi niya na story po. Ayun, thank you po. Patuloy lang sa suporta dito sa ating channel. Kay Poo and Friends, ito sabi niya, nagtampo yata ito eh. Sabi niya, ay boss, di ako nasali sa shoutout. Next time boss ha. Ayun, huwag kang magalala boss kasi kasama ka dun sa shoutout. Yung timestamp mo nga is 15 minutes to 35 seconds to 16 minutes. O, diba? Kabisado ko. Sino pa? Kay Donna Monares, ang sabi niya, yes po, totoo po ang aswang sa mga naniniwala lang po, sabi niya. Ako, naniniwala naman talaga ako sa aswang kasi sa dami-dami ng mga nakaka-experience, ano yun, gawa-gawa lang. Kayo, comment kayo kung ano ba sa palagay niyo. Pero ako, malakas yung paniniwala ko na hindi lang tayo yung nabubuhay dito sa mundong to. Sino pa ba? Kay Daniel's Project, sabi niya, present po sir. Mga ka-Creepy Tales, i-subscribe naman po kayo sa channel ni Sir Daniel's Project. Horror channel din po siya. Makinig din po kayo ng mga videos niya, stories kung meron. Sino pa ba? Kay Lawrence Gatapia, wag po nating skip ang ads mga ka-Creepy Tales. Bilang tugon. Ayun. Kay Lawrence, Boss Lawrence, thank you sa pag-re-remind sa kanila. Kailangan natin yan, bibili tayo ng mga equipments para sa pag-upload. Sino pa ba? Kay Jalmer de Makuta, hello boss, sabi niya, nahuli na naman, may sakit kasi ako eh, hehe. Sayang naman kung hindi ko papakinggan ang new upload ni Idol PCT. Nako, Boss Jalmer, huwag mong puwersahin yung sarili mo, yung katawan mo. Pagaling po kayo. Hey din po dyan sa inyo. Pati sa misis nyo or wife nyo na si Miss Sophia at sa baby nyo na si Nash. O, diba kilala ko? Sino pa ba? Miss Maria Angelica Abinion. Sabi niya, ang ganda po idol at ang creepy din po. Thank you Miss Maria Angelica Abinion. Sana po mag-subscribe kayo, comment, like or share natin yung video. Sino pa? Kay Miss Jax Anasio. Sabi niya, no skip ads. Yun, maraming salamat. Miss Jax, kailangan natin yan ganyan. God bless you po. Sino pa? Kay Philben Jeronimo, sabi niya, maraming salamat po sa pa-shoutout. Salamat. Welcome po, Sir Philben Jeronimo. Patuloy lang po tayo sa suporta sa ating channel. Kay Luz Ishii, di rin po ako nag-i-skip ng ad sir para sa iyo. Maraming salamat Miss Luz. Kailangan natin niya katulad na sabi ko kanina. Kasi kailangan natin bumili ng equipments para mas maayos yung dating ng mga i-upload nating story sa susunod. Hello kay Miss Shai Aquino at kay Unknown. Ayun. So, ayan po muna. Hanggang sa muli po. Hanggang sa muling takutan, mga ka-Creepy Tales. God bless you po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe, i-share, at i-like ang video. Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy Creepy Tales!